eh. Tumaugmama mo sa akin. Gulat nga ako nung tinanong ako sa investment. Buti na lang, naalala ko. Nung inalokitan ng investment nung nasa Forex pa ako, loko ka. Good save, tol. Tsaka salamat, ha. Ako po. Kung hindi mo nasalo yun, siguradong yari ako kay mama. Tsaka okay lang naman yun, eh. Sariling pera ko naman yun. Pinag-ipunan ko yun. Para sa resto bar. Diba? Kaya, tuloy na to. Laki na nang ininvest ko dito. Tsaka, tol, gusto ko lang naman na ipagmalaki nila ako. Sa paraang gusto ko. Sa paraang alam ko. Kaya, tol, sama-sama tayo dito, okay? Oo naman. Cheers para sa success mo. Cheers, pare. Para sa success at pangarap natin. Sige na, tol. Sibat muna ako. Ang 2 million pesos. Po? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ang malamang mahal mo'y walang pag-ibig. Binibining Jane. Kailangan na natin umalis. Tara na. Ibang klase din tong Edward. Akala ko talaga nung una puro angas, sama ng ugali, ang hirap kausap. Ngunit ngayon... Eh kaya naman pala ganun siya kadesidido dun sa mansion eh. Merong gustong patunayan at napakalalim ng hugot niya. Parang ako dati. Ah, teka. Miss Jane, si Mr. Contrabida Boy ang pinag-uusapan natin dito ah. Sabi mo, kukuha ka lang ng impormasyon tungkol sa kanya para tantanan niya na tayo si Evergreen. Oo, nangyari. Oo nga. Nakilala ko naman, di ba? At nakikisimpatsa ka na rin ngayon sa kanya dahil sa pinagdadaanan niya. Hindi, no? Siyempre, alam kong tayo ang tunay na magiging kawawa pag tayo napatalsik dun. Kaya, focus lang ako sa goal ko. Alam mo ba na pwede ko ipasasante yung kaibigan mong bank manager? Confident on sa action ko, ha? Which one? Yung Forex? Forex talaga, ha? Bravo! Kaibigan lang talaga, ha?
Bravo. Anong pinapalabas mo? Yung bank manager. Alam kong boyfriend mo yun. What are you talking about? Alam mo, lumapit sa akin yung boyfriend mo. Wala ka na daw oras sa kanya. Alam mo kung ako sa'yo, huwag mong baliwalain yun. Mahal ka niya. Edward, I have my priorities, okay? Eileen, priority mo yung kaligayahan mo. How? Payong kapatid ba yan? Cut the crap, Edward, dahil hindi tayo ganun. Huwag mo akong itulad sa'yo. Dahil ang priority ko ay responsibilidad ko sa pamilyan to na dapat ikaw ngayon umaako, di ba? After all the trouble you have caused in the past, pero... Huwag mong isipin na pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo dahil lang pinoprotektahan ka ng papa mo. So yun yan. Nagsiselos ka. Iniisip mo kasi na magkaiba tayo ng tatay, kaya ako yung pinapaboran kasi ako yung anak niya. Ganun ba? Isipin mo kung ano yung gusto mong isipin, Edward. I don't care. Anong ginagawa mo dito? Alam mo, kung nandito ka, kung andito ka, para i-abort yung plano ko sa mansyon, para mabenta mo at magka-commission ka, makakaalis ka na. Ikaw ang anong ginagawa mo rito? Hindi mo alam. Ang alin? Magulang ko ang may-ari nito. Eh, ikaw, anong ginagawa mo dito? Kukuha ko ng memorial plan. Huwag mo akong lukuhin. Sorry sa outburst ko kanina. Gusto ko lang naman talaga kuha na ng memorial plan yung daddy ko eh. Yun nga lang, hindi pa rin kami okay. May problema ka sa tatay mo? Well, nag-start yun ng hindi siya boto sa boyfriend ko. Lagi kaming nag-aaway ni dad. Kaya nagdanan kami ni Robby. Mas minili ko siya kaysa kay Daddy. Pero it turns out na hindi pala siya worth it. Kasi ang akala akong taong susuportahan ako, siya din pala itong ilalaglag ako. Uminom ka muna. Hindi, okay lang ako. Okay lang. Upo, umupo ka muna. Ayos lang. Salamat. Okay lang. Kaya nung na-realize ko na mali ako, lumapit ako sa kanya agad para mag-sorry. Pero huli na, inatake siya sa puso nung pagbalik ko. Paralyze na. Sorry. Gusto mo, may ipipresent ako sa yung iba't ibang memorial plan. Packages. Over dinner. Libre ka ba mamaya?